Samantala po, iginit ang Department of Health na hindi pa handa ang bansa na alisin ang mandatory na pagsusuot ng face mask. Sagot ito ng DOH sa gitna ng kautosan sa Cebu City na magiging voluntary na lamang ang pagsusuot ng face mask sa kanilang lungsod. Bagay na pinaninindigan ng lokal na pamahalaan nito. Ang sentro ng balita mula kay Mark Catalco, live. Higit na nindigan ang Department of Health na hindi pa napapanahon ang pagtatanggal ng face mask sa bansa. Yan ang tugon ni Health Officer in Charge Maria Rosario Vergere sa inilabas na kautosan ni Cebu City Mayor Michael Rama na hindi na obligahin na pagsuot ng face mask sa mga outdoor at open spaces sa lungsod maliban sa mga ospital. Sa executive order na nilagdaan ni Mayor Rama kahapon, ipinauubayan na rin na lokal na pamahalaan sa mga establishmento kung obligahin nila ang pagsuot ng face mask sa kanilang lugar. Pero mandatory pa rin ang pagsuot nito para sa mga immunocompromised, sa mga may sakit at nakakaranas ng sintomas ng COVID-19 o trangkaso kung sila ay lalabas ng bahay. Ayon kay Vergere, hindi nakonsulta ang Department of Health kagunay sinasabing kautosan. A city within a country cannot act on its own, cannot be an island across all islands. Hindi po pwede na may isang lugar sa ating bansa na nagpapatupad ng kanilang protocol samantalang ang the rest of the country are implementing the other side of the protocols or magkaiba. Because we know that we have porous borders. We know that people all over the country travels to and fro these different areas of the country. And we know that COVID-19 crosses borders. Ayon naman kay DILG Secretary Benhur Abalos, kinausap na niya si Mayor Rama para ipagpaliban muna ang pagpapatupad ng executive order habang idudulog muna niya ito sa IATF. Sa laging handa public briefing, kinumpirma ni Cebu City Mayor Rama na nag-usap sila ni Secretary Abalos. Ayon sa alkalde, ni-review na niya ang executive order at itutuloy nila ang nasabing kautusan. Okay, Mayor, again, lilinawin po natin para mas maunawaan ang inyong mga kababayan dyan sa Cebu. No? Tuloy po ang pagpapatupad ninyo ng EO number 5. Tutusin mo yung EO, yes. Pero hindi yung nililip ko yung wearing of face mask. Yan ang gusto kong malimanagan. Tapos, at the same time, yung national, at saka ayaw ko lang yung statement ng DOH na sinasabi ng DOH na kukonsultahin pa namin sila. Ayaw ko yun. Kasi sa local government code po, kaya naman doon. Sila yung kukonsult sa amin. Kami yung ini-elect. Kami yung nandun sa baba. Alam namin yung nangyayari sa baba. Dapat nirespeto rin yung sitwasyon na yan. Dagdag ni Mayor Rama, hindi sila naglabas ng executive order para suwayin ang kahit anong national order. Ipinunto rin ng alkalde na patuloy ang mga paghahanda ng Cebu para sa tuluyang pagbubukas ng turismo sa kanilang lugar. Tiniyak din ng puspusan pa rin ang kanilang kampanya sa pagbabakuna kontra COVID-19 kasabay ng tuloy-tuloy na paalala na i-check ang temperatura at iwasan ang matataong lugar. Angelique, sa ngayon ay patuloy pa rin ang pakiusap ng DOH sa publiko na sumunod sa ipinapatupad na minimum public health standards kabilang na nga ito nga pagsuot ng face mask, lalo tayong sa pag-aaral ay nasa 70-80% ang nababawas sa tsansa na magka-COVID kung magsuot ng face mask. Angelique. Yes, Mark. Ano-ano nga ba ang factors na tinitingnan ng DOH para masabing ligtas na tayong hindi magsuot ng face mask? Angelique, ayon kay Health Officer in Charge Maria Rosario Vergere, ay darating din naman tayo dun sa punto na talagang aalisin na yung mga restrictions kabilang na nga itong pagsuot ng face mask kung marating natin yung ilang kondisyon o yung safeguard na tinatawag kabilang na dito kung talagang mataas na yung antas ng pagbabakuna kontra COVID-19, particular na itong booster shot at kung talagang stable na yung bilang ng mga bagong kaso ng COVID-19 at wala na masyadong namamatay, ganun din yung bilang ng mga na-admit na severe and critical cases. Angelique. Okay, maraming salamat, Mark.